Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Happy New Year po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong New Year 2024? But anyway, God is good and praise God. We are here again sa ating midweek service. Amen po ba? Excited po ba kayo na marinig ang message ng Lord sa atin lahat sa gabing ito? Well, ako po excited. At most excited po ako this year na makapag-share ng word ni Lord. Gawa po ng mga schedule, kahit na hectic ang schedule, eh makapag-harvest ng soul, makapag-sharing, makapag-mission. Oh, hallelujah, hallelujah. Napakabait ni Lord talaga. Ginagamit niya po ang bawat isa sa atin. Lahat po nang nandito na nakikinig ngayon is makakapag-share na po. Amen! Receive it! Okay, hallelujah! To obey and follow Him! Hallelujah! Hallelujah! God's will, not our will, ha? God's will po ang ating ipapalo. Okay po? Well, sa totoo po is, alam ko na marami na pong itinanim si Lord sa ating mga puso, sa ating isip, sa ating mga mind na ang ating morning and evening devotion na we can say na Bible study, yung pagsasearch natin kay Lord, ang mga pag-meditating natin sa kanyang word, yung mga sharing natin sa morning and evening. I hope na ito po ay magamit natin na makapag-speak about Jesus. Makapagsabi natin, ma-share natin yung mga na-learn natin, ma-share natin po sa iba. Amen po ba? Agree po ba kayo dyan? Okay po. Oh, hallelujah, hallelujah. Na makapag-evangelize po tayo. Amen po. Evangelize po tayo na ang the only way for the salvation is Jesus. Si Jesus lang po ang one and only way para sa heaven. Okay po, let's pray. Mag-thank you po tayo kay Lord at hallelujah. Ang invite po natin ang Holy Spirit na i-lead po tayo dito sa ating, sa gabing ito, dito sa ating midweek service. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Lord, una po sa lahat, humihingi po ako na paglilinis, O Lord God. Cleansing us, Father God. Make us worthy to worship you, to give you all the praises and glory, O Lord. Lord, cleanse our heart, mind, especially ang ears namin, O Lord God, na makapakinig kami, na mapakinggan namin, ma-meditate namin ang word mo, ang message na ibababa mo po ngayong gabing ito, O Lord God. Lord, thank you so much, O Lord God. I'm asking for forgiveness, for cleanliness, O Lord God, for the holy blood of Jesus through each every one of us, O Lord God, na ang desire ng puso namin ang kapakinig ng iyong salita, O Lord God, na manamnam namin, O Lord, ang message mo sa gabing ito, na matutunan namin, na meditate namin, O Lord God, maisa-isa namin, O Lord God, na maipamuhay at ma-speak namin, ma-sabi namin sa iba about you, about Jesus. Holy Spirit, we're inviting you, come, help us, and be with us for this time again. And Lord, thank you so much po sa mga buhay ng mga tao na binigay mo ngayong gabing ito, O Lord God. Thank you, Father God, that they have a willingness to listen to your word for this time again, O Lord God. Father God, thank you. Thank you so much, O Lord. Our thankful is not enough for what you've done in our life, O Lord God. Thank you, my Lord Jesus. In Jesus' name, I pray and amen and amen. Okay po, before po tayo mag-start, hallelujah, praise God, hallelujah. Share ko lang po sa inyo itong ating message. Kasi po, last Tuesday night po, before na mag-sleep, as usual, I know as everybody's doing the same thing, na nagpe-pray po ako. Nag-give ako ng thanks kay Lord sa buong maghapon na yung guidance niya po sa amin.
sa ating lahat, no? Habang nagpe-pray po akong ganito, kapikit po ako, sige, pray ako, pray. Giving thanks. Suddenly, narinig ko po yung boses, malakas na boses, na ang sabi is, I am the way, the truth, and the life. Nagulat po ako, kasi sabi ko, ay, naidlip pala ako sa pagpe-pray ko. Yung po paglugog ganun, siguro sa pagod, na katulugan ko po ang pagpe-pray. Nagulat na lang po ako nung marinig ko yung boses na I'm the way, the truth, and the life. Yun po, narinig ko yun. Sabi ko, oh my God. Tinignan ko po bigla yung asawa ko. Akala ko meron siya sinasabi sa akin, eh, tulog na lang. Tulog na po. Ako na lang pala pong mag-isa. So, sabi ko, Lord, bukas na lang. Susulat ko na lang po. No? Bukas ko na lang po hahanapin yung meaning nitong message na ibinigay mo. No? Sabi ko, sige, tulog na po ako. Na pumasok na naman po sa isip ko yung I am the way, the truth, and the light. Sabi ko, okay, Father God, iano ko po. Promise ko, i-search ko po siya bukas. Ibibigay ko na po. No? So, to make the story short, let's open our Bible sa John 14:6. Yan po. Okay, ready po ba kayo? Alam ko po, bago tayo mag-start, you have to be ready na kung may Bible kayo, prepare your Bible and prepare your pencil o whatever na meron kayo susulatan para makapag-take note. Okay po. Ang sabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Ganyan-ganyan po yung sinabi ni Lord. I am the way, the truth, and the life. Sabi ko, oo. Basahin din po natin sa Tagalog. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you sa message mo. Oh, hallelujah, Satan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm so excited po na ma-share ko itong message na ito. Kasi talaga ito ang gumising sa akin. Talagang isinigaw, yung parang pakalakas na ano, ko alam po ano po yung pinagpe-pray ko, nakatulugan ko na po kasi ang pagpe-pray. So parang ginising po ako doon. No? So ang sa dito po sa ating binasa, no po, yung verse na binasa natin, eh, ang sabi is, I am the way. Ako ang daan. Ano po ba ang ibig sabihin ng ako ang daan? Sa pag-ano ko po, sa pag-search ko, Jesus proclaimed that He is the way to God, to the Father. It's indicate that as a follower of Christ, accepting Him as our Lord and Savior, nung tinanggap po natin si Lord as our Lord and Savior, nung mabaptize po tayo, nireceive natin si Jesus as our Savior, learning about Him, a relationship, at intimacy natin sa Kanya is the only way for salvation and eternal life. Amen and amen. Ang sabi pa po is, Jesus is the way to God. Di po ba? Siya lang ang way. Wala na pong ibang way. Not one or many way. Wala rin pong shortcut. Hindi po tayo mag-shortcut para sa pagpunta sa langit. Wala pong shortcut dyan. No, mga kapatid ko. Di po ba ang sabi sa kanta? Meron po, naalala ko lang po yung kanta ng One Way, Jesus. Di po ba? May kantang ganon. So, eh, si Jesus, Jesus lang po ang talagang ating way papunta sa heaven. Way of salvation para sa atin. Okay po. And then, ang sabi po,
Ang next is ang the truth, ang katotohanan. And so, let's open sa Bible po natin ang John 8:32. Okay po. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Di po ba? Set you free again. Ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Di po ba? Ang katotohanan means yung katotohanan about kay Jesus, about na pag-ano natin sa Kanya, pagtanggap natin sa Kanya. Siya po ang makapagliligtas sa atin. Siya ang katotohanan and the truth revealed by God through supernatural revelations. And that is the Word of God. Word of God. Amen po. Salita ng Diyos. It means the gospel. No? We must believe in Jesus to be saved. Kailangan maniwala tayo na si Jesus lang po ang makapagsisave sa atin. Sa ating mga buhay. Sa ating... He is the only way for us. Okay po? Ngayon po, ang pangatlo, medyo mabibilisan po itong ating pag-aaral, pag-sharing. No? Ang pangatlo po, buhay. What is buhay? Life. Ano po ang ibig sabihin? Isa rin po, Jesus is the life itself. He is not only life now, but eternal life, which we receive only through Him. He gave us a better life. He wants us to be a witnesses to others and share our life testimony. There you go. Andyan po yung share natin ang testimony na maipakita natin na si Jesus lang po talaga ang way to heaven. So, mga brothers and sisters, are you ready na po ba na tumayo o humayo na umalis sa ating kinauupuan, sa ating comfort zone? Di po ba? Humayo at sabihin sa iba na si Jesus lang ang way natin. Isa lang po ang way to heaven. Amen. And amen. Na si Jesus lang po ang ating kailangan sa ating sarili to live a confidence. Kailangan may confidence tayo to trust ourselves. And of course naman, kailangan i-trust po muna natin si Jesus in all everything. Okay po? All about Jesus. With the help and the leading, of course, who is that? The Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who will lead us. He promised us that, okay? He promised us that in Hebrews, sabi sa Hebreo 13:5, never will I leave you, never will I forsake you. Don't forget po na we are a chosen people that God anointed us. He anoint us. For what? Bakit niya tayo inanoint? And bakit tayo naglearn? To preach the gospel sa mga natutunan natin, sa mga napag-aralan natin, kailangan i-share po natin ito. Tumayo po tayo. Be strong and courageous. Na kailangan mag-preach po tayo, mag-share din po tayo sa iba. Huwag natin ibaol ang mga natutunan natin. Huwag natin itago, susian, ibaol. I know you know what I mean, di po ba? Na kailangan i-spread natin, kailangan isigaw natin sa buong mundo. Speak up na si Jesus is the only way. Hallelujah, hallelujah. Oh, mighty God, hallelujah, hallelujah. Di po ba sa Matthew
28 verse 19. Ang sabi po is, go, make a disciple of all nations, baptize and teaching them. Amen. Ang sabi po is, go. Hindi po sinabi ni Jesus o ng Bible na you learn, mag-aral, maupo. Hindi po sinabi yun. Na itago ang mga natutunan. Ang sabi po, love tayo ni Lord. Lahat po tayo, hallelujah, hallelujah. Love tayo ni Lord. Ang gusto po ni Lord sa atin, spread. Sabihin natin sa iba na hindi pa po nakakakilala o nakakilala na kay Jesus, pero hindi deep ang kanilang relationship. Teach them. Tell them. Speak up kung ano po ang natutunan natin sa araw-araw na ating pag-aaral, sa araw-araw na ating pagbabasa, i-share po natin ito. Yan po ang gusto ni Lord sa atin. To go, humayo. I-share natin kung sino, kung ano si Jesus sa ating buhay. Kung paano tayo binago ni Jesus. Kung paano niya chinase ang way ng life natin. We need to go. We need to share it. Brothers and sisters, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi ko po kayo pinupost o pinipressure. Kasi you know what's your calling. Sinabi na po sa inyo ni Lord. Sinabi na po, nililid na po kayo ng Holy Spirit kung ano ang calling niyo. Kung ano ang mga gift na ibinigay sa atin ni Lord, yung tinanggap po natin siya, gamitin po natin. Huwag po natin ibaol o itago lang. Huwag po natin sarilinin ang kaligtasan. I-share po natin ang kaligtasan sa iba. Amen po ba? I-share po natin, unang-una natin masisharean. I hope I can do it too. Family, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, o whoever na masalubong po natin, share po natin si Jesus. Pwede po tayo maging Marites, pero ang Marites po natin, i-share natin about Jesus. Pag-usapan po natin about Jesus. Sometimes sasabihin po sa atin ng ating mga kaibigan, you know, ay naku, boring yan makipag-usap kay Sister Linda kasi wala yan binanggit kung hindi si Jesus eh. Wala yan sinabi kung hindi si Jesus. Tayo po, as a Christian, as a disciple, nagtatanim po tayo ng seed sa kanila. Kahit po ano sabihin nila sa atin, huwag po tayong mahiya. Si Jesus po ang kailangan nila. I-share po natin si Jesus sa kanila. No? Amen po ba? At saka ang pag-share po natin sa kanila. Ano po? Hindi po yung, oy, tanggapin mo si Jesus. Hindi po. I-share po natin ang buhay natin, kung ano ang nangyari sa atin. Kasi we are a good testimony. Tayo yung mga buhay natin, yung pag-change ng buhay natin. Yan po ang makakapaghikayat sa kanila. Na ang pagbabago natin. Hindi po tayo hindi po natin rule ang baguhin sila. Ang rule po natin is i-share kung paano tayo binago ng ating Diyos. Amen po ba? Gaya nga po ng sinabi ko na even though na we have to teach them, we have to tell them about Jesus. Ano po? Speak about Jesus. The salvation is free. Bago maging huli ang lahat, kailangan po makapag-harvest tayo ng maraming soul. Sabi nga po sa Bible din, the field is plenty to harvest, pero wala pong nag-harvest. Sadness. Tayo, marami na tayo natutunan, pero hindi pa rin po tayo humahayo. Sadness din po yun para kay Lord.
You know, kwento ko lang po, as a missionary, it's hard to be a missionary. Kasi marami po tayong mga bagay na isasantabi. Mga bagay na ayaw natin alisin sa ating sarili. Mga bagay na ayaw natin isurrender. Tama po ba? Kung tayo magiging follower o mission o missionary, no? Kailangan po maisantabi natin o ipag-aangin natin yung bag natin sa likod, yung bit-bit po natin, huwag natin palaging bit-bit. Kailangan iwanan po natin. Ang bit-bitin lang po natin is yung ating testimony, ang pag-share sa word ni Lord. Ang katotohanan sa buhay na ibinigay sa atin ni Lord. Binigyan niya tayo ng better way to live, better way na mabuhay through Him. He's showing us na ang ating pagsunod sa Kanya, we are living by faith. Kanya po ang nangyari sa akin. Living by faith. Marami po ako narinig dito sa Kona, sa Hawaii, dito po sa camp na ito. Parang isang campus. They're living by faith. Ganon din po kami, living by faith. Na maraming binago si Jesus, si Father God, sa pamumuhay namin. Mahirap sabihin na living by faith, pero yun po ang katotohanan. Kasi kung wala po tayong faith sa ating buhay, it's nothing. Hindi po natin magagampanan ang gusto ni Lord sa atin na mag-share ng kanyang word, to speak up. Speak about Jesus. Let's speak it out. Okay po. So, mga kapatid, maiksi lang po itong message natin. Ang pinopoint ko lang po dito, ang iniaano ko lang po dito sa inyo na gusto ko lang pong na maintindihan nyo o ma-learn nyo o magkaroon kayo ng desire sa inyong puso na mag-share na po. Humayo po tayo. Na sabihin natin sa lahat na only Jesus, si Jesus lang po is the only way, the truth, and the life. Na hindi sila makakapunta sa langit just in case whatever happened. Kung wala si Jesus, kung hindi nila ni-receive si Jesus as their Savior. Amen po ba? At so, mga kapatid, let's go. Make a disciple. Let's speak about Jesus to others. Okay po, let's share. I-share po natin ang ating unique talent. May mga talent po tayo. Yung mga talent natin, huwag po natin itago. Kasi pag naamagin yan, sige po kayo din. Baka mag-mold yan. Hindi na po natin ma-share. I-check pa po natin yan. Pero hanggat may time right now in this spot, share po tayo ng word ni Lord. Amen and amen. Let's show how much we love God. How much God's changed our life. Share po natin yan. Amen po ba? Okay, and ending po natin. Last na po tayo. Ang bilis ano? Hindi po ito mabilisan. But you know what? Knowing Jesus is the only ultimate fulfillment of life on earth. Fulfillment natin yun na yung ultimate na pag-share natin kay Jesus, yung knowing Him. Kailangan alam din po ng iba kung sino si Jesus. And He is the only way and the truth and the life. Huwag po natin kakalimutan, si Jesus lang po ang way. Tayo po ang tagahasik, tagabigay ng seed sa iba.
Ate po. Thank you. Okay, let's pray na po. Hallelujah, Lord. Thank you, Father God. Thank you for your word. Thank you for being our Lord and Savior. Thank you po sa mga nakinig, O Lord God. Thank you at ikaw po ang nag-lead, O Lord God. Thank you, Holy Spirit, for giving us a good ears na marinig o maintindihan ang salita mo, Father God, na ikaw ang only way, na ikaw ang only daan sa katotohanan at sa buhay. Thank you, my Lord God Jesus. Thank you for tonight. Bless everyone, O Lord God. Guide them, direct their life as well, O Lord God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Good night po. Have a good evening.